Para sa mga bata, ang kampo ng Abu Sayyaf ay parang isang malaking playground. Pinayagan silang maglaro, huwag lang masyadong lalayo. Oo! Ayun, masyadong lumayo ah. May nilagay kang mina dyan. Baka mawala yung paa nyo. Ano, haka mo. Ikaw, turuan kita. Ang gusto mo tirayin. Manok. Laging pinagbibigyan sa pagkain. Ayun, ayun, ayun. Mamaya na ako nagbigyan ako ng pagkakaroon ng karapatang mag-isisyon dito. Hard ka lang. Siguro tinatago mo para sa sarili mo yan, o. Oh. Okay, lahat sa mga bata yan. Okay, kayo kumain. Kinaibigan sila ng mga bandido na ilan ay bata rin. Kung magiging Muslim kayo, mas mapapabilisan yung paglaya. Kaya magiging Kristiyano. Marurumi kayo, kumakain kayo ng baboy. Ano ka? Ang sarap nga ng baboy eh. Kahit patayin niyo pa ako, hindi ako alis sa pagiging Kristiyano. Hindi alam ng mga bata na sadyang pinapasaya sila ng Abu Sayyaf. Bawal kasi umiyak ang bata sa Camp Abdurrazzaq. Baka marinig ng militar. Kung masaya ang mga bata, walang patid na takot naman ang naramdaman ng mga matatandang bihag. Lalo na ng mga babae. Tulad ng mga dalagang teacher na sina Marita at Annabel. Sa takot na galawin sila ng Abu Sayyaf sa gabi, ginagapos na magkaibigan ang kanilang mga kamay bago matulog para kapag tinangkang kunin ang isa, magigising ang kasama. Mukhang mahimbing ang pagkakatulog nyo kagabi kahit magkatali ang mga kamay ninyo. Sana yun lang po, Ate Laida. Mahirap na. Baka may sumalisi sa tapi. Eh, mapipigilan pa naman kaya ng mga tali ninyo pag may nagtangka na sa inyo. Malalaman po naman namin kung may gaganong sa amin. Pero nauwi rin sa wala ang pag-iingat ng magkaibigan. Isang araw, kinuha ng Abu Sayyaf si Marita at dinala sa tinatawag na high ground. Akala niya, hiniwalay siya para gamutin. Pero kinabahan na si Marita nang mapansin niyang siya lang ang babae doon. At ang kubong titirhan niya ay kubo pala ni Abu Sabaya. Hanggang ngayon, hindi makalimutan ni Marita ang kanyang dinanas sa kamay ni Sabaya. Sa tagal ng paninirahan ni Marita sa high ground, marami siyang narinig. Marami siyang nakita. Ah, sir, ba't may encounter ka apon sa may ilog, over? Hindi pwede yun. 5 patay sa amin. Sinabi nyo, wala kayong padadalang tropa doon. Oh, 5. 5 yung patay sa amin dito. Sa susunod na araw, may operation pa ba kayo? Habang naglalakad sa high ground, namukhaan ni Marita ang ilan nilang kapitbahay, estudyante, pati ang kapatid ng kapitan ng barangay. Parang masamang panaginip. Lahat sila, Abu Sayyaf. Matalik na kaibigan ni Marita si Father Ruel. Halos araw-araw silang magkasabay papunta sa Claret. At isang araw lang bago lusubin ang eskwelahan, binigyan siya nito ng sulat. Madedestino na sa ibang lugar ang pari. Nagpapaalam. Nang malaman ni Father Ruel na kinuha ni Sabaya si Marita, ang tahimik at pasensyosong pari ay nagwala sa galit. Tinuruan siya ng leksyon ng Abu Sayyaf.
Narinig ng lahat ng bihag ang parusang inabot ni Father Ruel. Hindi na ito makilala nang ibalik sa selda. Ayan si Father! Ah, ito yung gamot para sa pamamaga ni Father. Maga ang mata, putok ang labi, bugbog sarado. Sumisingaw sa katawan nito ang pinaghalong amoy ng ihi at pawis. Tanging si Nelson lang at si Principal Zunio ang nakalapit kay Father Ruel para gamutin ito at bihisan. Sa kabila ng sakit, narinig nilang nagdadasal pa rin ng pare. Pumasok po kayo dyan. Pero sa utos ng Abu Sayyaf, ibang mukha ang pinakita ni Father Ruel sa mundo. Mabuti naman at mabuti naman ang pakikipag-fit nila sa amin dito. Kahit na sa maliit na paraan, yung limitado binibigay sa amin galing sa labas, sa baba, binibigay din nila sa amin dito. At inaalaga din, binibigyan kami ng mga medisina, meron kami mga requests. Ibang mukha rin ang pinakita ng Abu Sayyaf. Umakyat ang artistang si Robin Padilla at ang media para personal na kamustahin ang mga bihag. Ilan lamang ang may alam ng tunay na nangyari. Naglalaro ang mga batang sina Christy at Tony nang makita nila ang kanilang teacher na sina Nelson at Dante, tangay ni Abu Sabaya at Abu Jaber. Sa'yo sila dadalhin! Wala namin sila. Lalo namin sa birthday ni Eric. Nagtaka ang dalawang bata dahil nakagapos ang kanilang teacher. Pero sinabi ng mga bandido na pakakawalan si Nelson at Dante dahil matanda na ang dalawa. Sige, sige. Maglaro na kayo dun. Maglaro na kayo dun. Sige, sige. Laro na kayo dun. Balik na dun. Wala pang isang oras, bumalik na sina Sabaya. Maputik na at duguan ang mga damit nito. Narinig ni Christy at Tonyo ang usapan. Saan nyo nilagay yung mga katawan? Nalibing namin. Mga ulo. Kamingay. Binigay namin kay Erap.